Hello, hello. Welcome, welcome to my live Joie de Vivre. Live. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at kagaya po ng ating dating gawi, pakishare po ang ating live dahil ang ating live ay hindi lumalabas sa news feed ng ating mga ng inyong mga pages kahit mga followers. So the only way we can reach more audience is to share the live to your brothers, sisters, friends, enemies, strangers. Ayan. So ipaalam ko lang sa lahat na yung meron lang akong I think naiwan na mga lima pa na i-ship para dun sa t-shirt. Lahat na ship na. So dapat ma-receive niyo na siya. Yung iba na receive na today eh, maraming naka-receive today, yung mga lalo na yung mga taga Metro Manila. So kapag kayong mga address ninyo is outside Metro Manila, expect niyo medyo matagal lang ng onte kasi may mga hub pa na dadaanan 'yan. Pero definitely marireceive niyo na ang hindi mo pera 'yan t-shirt. Ayan. So ano lang no, quick reminder lang to everyone. Para saan ba yung hindi mo pera 'yan t-shirt? Yung hindi mo pera yung t-shirt, meron po yung QR code sa likod. If you're going to scan it, dadalin kayo sa website. Yung website basically talks about how the House of Representatives and the legislative evade the practice of providing receipts sa kanilang MOOE. Ayan, okay. So yung MOOE po, ito ay parte ng budget na ina-allocate sa House of Representatives at sa Senate. Ngayon, itong mga ito, ang mga gastusin nila na allocated sa ganyan nilang pagkakagastusan, ay hindi nangangailangan ng resibo. Simply because Resolution Number 10 was jointly passed by the Congress and by the Senate, enabling them to continue with the practice of liquidation via certification. So ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, okay na okay lang, nalustahin nila ang pera ng bayan. Pirma lang nila ang katapat. As long as they're going to sign that certain funds is going to be spent on for purposes of exercising their legislative function, go na yon, pirma-pirma lang, ganyan. Now, bakit po siya issue? Kasi syempre, hindi natin alam kung paano nag-ginagastos yung pera natin. That's one. Another is, yung pera po na nakabudget ng House of Representatives at ng Senate sa kanilang MOOE ay billions of pesos. Billions of pesos. In fact, I think in 2023, the budget allocated for the MOOE, if I'm not mistaken, 18 billion pesos. 18 billion pesos. So, yan po yung amount na ginagastos ng ating mga legislator na hindi natin alam kung papaano. Ayan. O, diba? Ayan. So, yun. So, ano po, no? Yung mga nakakuha ng t-shirt, mag-post naman kayo. I-wear nyo yung t-shirt ninyo. So, atin nyo yung t-shirt ninyo. Mag-post kayo. Igala nyo yan so that everybody will get curious. Scan nila yung QR code sa likod. So, para ma-realize nila kung ano ba yung ano, no? Ating pinaglalaban. Ayan. So, babati lang ako sa mga first honors dito, no? Roy Maceda, hello, hello. Laging top 1 si ano, laging nasa honorable mention si Sir Roy Maceda. Kung di man siya top 1, nasa honorable mention. Hello, just single mom. Waiting sa live mo habang nag-work. Greetings from Stockholm, Sweden. Sabi ni Ma'am Jess. Ayan, ingat po kayo dyan. Judy Ann Barquilla, ang ating member sa YouTube channel. Ayan, magpa-member na din kayo. Miss Joey, hello, hello. Ayan, sabi niya. Ari Suga, nauna na si Judy. Ayan. Jog my memory, ayan na, sasabog. Carlos Miguel 18, mayong gabi sa imo Inday Joey, sabi ni Carlos Miguel. Maraming salamat.
Jamaica Marcos, hello, Team GC present. Ayan, Arisuga, grabe yung GC nung hindi mo pera yan. Walang natutulog, boy na boy. Grabe yung notification. Ayun. Hello, Arisuga, gising pa din, taga-Taiwan. Ingat po dyan sa Taiwan. Kamusta? Uy, yung ano ha, lumindol ng bonggang-bongga sa Taiwan. Ingat po kayo dyan. Ayan. Hello, Len and Lanas Wunderwelt. Greetings from Germany, sabi po nila. Ayan. Waiting sa live mo. Ayan, siya lang. Hello, hello. Daughter of God, fan of Kwon Ji Yong. Working from UK. Ingat po kayo dyan. Enjoy your day. Ayan, Maan. Hello, hello. Magandang gabi. Tyrone Paul. Hello, hello. Al-Andaya, Maria Christine Pangilinan. Sene Al-Yusef. Ayan. Ma'am Teresa Sanggalang, hello, hello. Ayan. Nagpa-member sa Facebook si, nag-subscribe siya sa Facebook. Sabi niya, ala, hindi ko alam na ano. Actually, okay lang naman mag-subscribe doon. Tapos, magpadala ng stars, ganyan, ganyan. Okay lang naman. Parang nare-receive ko pa rin yon. Pero wala lang akong ads sa Facebook masyado. Kasi ito nga, buwisit itong Facebook na to. Hindi mo nila ako pinapasweldo sa ads. Pagkatapos, panay sila ads ng ads sa live ko sa Facebook. Tapos pakisugal pa yung ina-ads. Diyos me! Itong si Meta. Paano ba yun? Paano ba ako aayaw sa mga ano, sa mga ads na sugal? Kasi parang nagagamit pa yung platform ko para mag-invite na magsugal yung mga tao. Parang ayoko naman nun. Pwede ba ka tumanggi doon? Ito talaga rin ako pinapasweldo ni Meta eh. Diba? Ayan. Hello, hello, Ma'am Evelyn Cars. Hello, Casey. At sa mga classmates, nag-hello siya. Ayan. Mariah Carey, hello. Maria Christine, kahiya sa friendship mo. Sabi naman, Blessy, pag dilaw, question ko lang, Miss Joey, yung kama ni Kuting na artista, di siya sinuportahan, di ba? Kama ni Kuting na artista? Oo, hindi. Yung bangka, ano niya? Yung ka-chenehan niya sa Rockwell. iba yung sinuportahan nun, alam ko eh. Ayun. Maan, hello, Olivia L. Ayan. Good evening, mga ka-hindi mo pera yan. Ayan. Gorgeous Joe, hello, hello. Mary Ann Simbra Cruz. Ayan, from Great Britain. Hello. Vince 947 Gorgeous Joe Channel, isa sa ating mga original. Ayan, SMP. Mab DC, hello. Ayan. Okay, so dumadami na kayo. Simulan na natin 'to. Thank you very much sa pa-sticker, Mami Teresa Sanggalang and Pritong Lamok. Salamat sa hindi mo pera yan shirt, receive ko na. Sabi ni Pritong Lamok. Ayan. Congratulations. Teka, meron lang ako kwento ng very, very quick, no, before tayo mag-start. I-open ko yung tindahan ngayon. Konti lang yung hanash ko. Kasi hanggang alas dos lang tayo. So, para makapasok at makapagkwento yung mga dapat magkwento. Kwento ko lang. Merong nag-request sa akin ng t-shirt. Ganon. Tapos nung April 1, kinarat niya ako ng kinarat. Hinagard niya ako ng bonggang-bongga. Sabi niya, asa na yung t-shirt? Ganyan-ganyan. Sabi mo, April 1, isiship mo na. sabi ko, April 1, oo, isiship ko na. Kaso kala, ang dami-dami niyo. Siyempre, hindi ko naman ma-ship lang lahat-lahat. Sabi ko gano'n. Meron ako na-ship, meron ng mga nauna. Pero siyempre, baka yun sa'yo, hindi pa na. So, mabait naman ako dun sa ano, mabait naman ako dun sa chat. Tapos sabi niya gano'n, So, kailan mo isiship? Ganyan-ganyan. So, sabi ko, this week nga, isiship ko siya this week. Kaya wala namang, isiship ko naman yan. Sabi ko, nagmamadali ka ba? Sabi kong ganon. Kasi, meron kasing iba na mga OFW na I make special considerations. Kasi, yung ilang araw lang sila dito sa Pilipinas. So, kailangan talagang unahin yung kanila. Na, kasi paalis na sila, pabalik na sila ng mga bansang uuwian nila, ganyan. So, inuna ko talaga yung shipping nila. Tapos, tinanong ko siya, nagmamadali ka ba? Sabi niya, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Kinarat talaga ako, kinarat. Pagkatapos,
nung pinuntahan ko yung profile niya, grabe, hardcore anti-Duterte pala. So, basically, parang nag-request lang pala siya ng t-shirt sa akin para mangarat, para manghagard. Eh, para, sa totoo lang sa akin, okay naman yun eh. Kung mag-iba tayo ng politika, okay lang yun. Kung gusto mo ng t-shirt, bibigyan pa rin kita. If you believe in the cause. Diba? Kasi mas marami tayong naniniwala na dapat mag-liquidate ang legislature ng kanilang mga resibo. Diba? Kahit anong political belief mo, tatanggapin kita. Wala namang problema doon. Pero putang ina, kung hagardin mo ako dahil sa 165 pesos na ginikash mo sa akin na pang-ship, din sinuli ko, sabi ko, nagmamadali ka ba? Tapos binungangaan ako ng bonggam-bongga. Binungangaan ako ng bonggam-bongga. Sabi ko, ganun, ito ba yung number mo? Tang ina, ito na yung 165 mo, leche ka. Diyos ko. Parang yumayaman ako dito sa pamimigay ng t-shirt na to. Ayun. Parang, kalma lang, Diyos me. Pagka, wait lang kayo, tang ina. Tapos, well, na-realize ko, ano talaga siya, parang ang goal niya talaga is mangarat. Kasi parang hindi naman talaga siya naniniwala dun sa cause eh. Nanghingi lang ng t-shirt. Ito pa nakakatawa. Nanghingi siya ng t-shirt, di ba? Tapos nagmamadali siya magpa-ship. Tapos putang ina, dalawang t-shirt pa yung nire-request. Pero wow, kapal ang mukha ah. 165 lang yung binigay mo sa akin. Hindi pa mapupunta sa akin yon. Pagkatapos grabe makapag-demand. O ayun, sabi kong ganun. Tang ina, cancel na yung request mo. Leche ka. Ayun. Ayun lang. Naikwento ko lang kasi busit na busit ako. Ayan. Hi, Krish! Paano makakarating sa UAE ang shirt, sis? Gusto mo ba? Ang mahal mag-ship pagka sasend ko pa sa UAE. Hindi ka ba uwi ng Pilipinas, ano, Krish? Pero sige, PM mo ko. Tingnan natin kung magawa natin ng paraan. Ayun. Libre naman yung t-shirt. Kaso nga lang, babayaran mo yung shipping. Kaso nga, ang mahal-mahal ng shipping. Baka aabot siya ng 1,000. Para sa t-shirt. If you want, I can send the design. Tapos, pwede kayong, di ba, sa ibang bansa, meron naman yung parang mga t-shirt printing services. Yung kunwari, dalawa lang ang papaprint mo, tatlo lang papaprint mo. Di ba, pwede ka naman magpaprint doon. Tapos, sila yung, ano, sila na yung, bibigay mo lang yung design sa kanila. Pwede kong i-share ang design, pwede kayong magprint on your own, pwede kayong magprint sa tote bag, sa t-shirt, sa mug, gawin yung sticker, whatnot. Pwede kong ibigay sa inyo yung design. Tapos, bahala kayo, gumawa kayo ng merch or whatnot, ganyan. Ibenta ninyo o ano, wala rin akong pakialam po dyan. As long as kumakalat, I'm good. So, wala namang problema sa akin yun kung kumikita kayo ng konti when you resell the merch using the designs. Importante kasi yung message kumalat eh. Ang hiling ko lang is that do not overprice it. Kumbaga yung reasonable lang na presyo para mas maraming makakuha nung merch. Ayan. So, ganun. Ayun. Oh, materi-teri. Ayun. Opo, Miss Joey, kasama dapat nagmamadali akong nag-type kasi naglalakad ako. Ayan. Simula na tayo. Ay, teka, i-ano ko na lang tumuna ha para magsiakyata na sa backstage yung mga gustong makipag-chismisan for today's video. Bakisabi sa viewers na maligetch, ma'am. Ano yung maligetch? Sa, hi, Joey. For pick-up pala yung t-shirt o i-deliver. Door-to-door yun! Door-to-door! Door-to-door. Yung binigay ko sa inyong barcode, basically, it is just a proof na hinook up ko na si JNT at pipick upin niya na sa akin yung mga t-shirts ninyo. So, once mabigay ko sa inyo yung GR, kung within Metro Manila kayo, 3 to 4, yung iba na-receive na kahapon at saka today eh. Yung iba na-receive na kahapon at saka today, yung iba ng isang araw pa. Pagka medyo malayo-layo kayo, medyo mag-alat lang kayo ng mga few more days pa. Ayun. So, kapag nagbayad na kayo ng shipping, pagkatapos hindi pa dumadating yung t-shirt ninyo, i-message nyo ako para ma-check natin. Ayan. Ibibigay ko sa inyo yung, ano ninyo, yung tracking number ninyo kung hindi pa dumarating. Ayun. Sabi ni Rise Up, Miss Joey, are you still giving away shirts? Yes, nagpapamigay pa po ako ng t-shirt. Pero kalma lang po kayo, hindi ko pa po ino-open ulit. Ayan. Pero message nyo lang ako. Sige, message nyo lang ako. Tapos,
siguro yung next shipping would be on Tuesday. Tuesday na. Ayan, Tuesday next week. Tuesday, Wednesday, ayan. Ang dami niyang time para mangarap. Oo, nag-abala pang mag-GCash ng shipping fee. Ayun. So anyway, yun lang, no? Sabi ni Ose Anz, watching from Dubai, dami disappointed kay Kuting, kapatid kong mismong BBM supporter at isa sa mga nangampan niya sa probinsya namin. Host ng mga event ni Pulvoronic pero ngayon ayaw na kay Kuting. At tama nga siya, bastos daw talaga si Sandro nung nagpunta siyang Isabela. Di namamansin at di nakikipag-usap. Akala mo kung sinong poging tomboy ang ano. Poging tomboy ang ano. Nakakaloka. Si ano nga, i-shoutout ko lang si Mami Dels. Nakita ko siya nung nakita kami sa Quezon City nitong nakaraang weekend. Sabi ni Mami Dels, sa Japan kasi siya, sabi nag-organize kami doon ng mga BBM campaign, ganyan. So, parang naiimbitahan pa ako na mag-speak doon sa mga campaign rallies na kinoconduct namin sa Japan. So, yung ano kami doon, unit team kami doon, sabi niya. Sabi niya, alam mo Joey, pag pinapanood ko yung sarili ko na nagsasalita sa campaign ni BBM, nanliliit ako, nahihiya ako talaga. So, hindi nag-iisa yung kapatid mo. Hindi nag-iisa. Ayun. Ayun lang, okay. So, anyway, Yusek Elaine Bathan. May Elaine Bathan. Ayan. Ilang araw na itong pinopost ni Attorney Trixie ng Luminous. Pagkatapos si Kuyang Ibi. Mamaya pupuntahan natin yung mga post ni Kuyang Ibi. Ibi Hugalbot, ayan. Kasi si Kuyang Ibi kasi, taga Cebu yun. Eh, yung mga involved na characters natin today, parehas mga taga Cebu. So, umiikot yung, umuusok yung puwet ni Kuyang Ibi sa galit dito sa dalawang to. Kay Regal Oliva at saka kay Elaine Bathan. Ayan. So ngayon, ito yung post. Ito I think yung original post. Sabi, true story. So ano lang no, for context lang. Magkaibigan tong si Regal Oliva at saka si Elaine Bathan. Si Elaine Bathan ay USEC sa Department of Tourism. Ayan. May backstory ng bonggang-bongga yan si Attorney Bathan. Kukwento ko sa inyo mamaya. Ayan. Okay. So ito ang storya. Ayan. So, nag-post si Regal Oliva. Sabi niya, so I am in Japan. Marco and I took the streets to find a perfect restaurant to eat. We cannot find a menu in English. And if there was one, it was international cuisine. I went to eat Japanese. So I called Yusek and bestie Elaine today. She was in the middle of a very important meeting that concerns a sensitive national issue. Me, ma, meeting ka? Elaine, very low voice. Yes, ma. Yeah. Diba, with feelings, diba? Me, this is more important. Elaine, wait, I will call for a recess. Alright! A few seconds later, Elaine, ma, what? Me, ma, you have to teach me how to use Google Translate, the one that you taught me in Taipei. Marco and I will be dead today if I get famished. Di ko kasabot hinapon, peste. Yeah, Elaine, ma, you don't know what meeting I had to stop for this, but okay. She gives instructions. Ayan. Ayan. So, salamat na now I can eat, sabi niya. Tapos, ito si Elaine Bathan, meron rin siyang post. Meron rin siyang post doon. Ayan. Ito si Yusek Elaine Bathan, Tantenko Bathan. When your best friend calls you because she needed help on Google Translate so she can eat and thrive in Japan, all else will have to stop.
even if it's about the airport takeover and privatization. Taray! Taray! Ng mga government officials! Diba? Taray ng mga government officials natin, no? Teka lang ha. Ayan. Paakyatin na natin to si Sulong. Sige, dyan ka na Sulong ha. Wait lang. Pero dadaldal lang muna ako. Eh di yun na nga. Di ko pala napakita yung isang ano, no? Yung isang... Pinost si Attorney Trixie eh. Ayan. So basically, ito yung post ni ano. Ito yung post ni Regal Oliva. Si Regal Oliva, I think, is parang nasa IBP siya. Mataas yung peso yung sa IBP. I don't know if she is the, ano, the pinakamataas doon. Pero mataas yung peso yung sa IBP. That's what I remember. That's what I know. Pagkatapos, ayan, si Elaine Bathan ay USEC. So ngayon, later on, nag-apologize. Nag-apologize tong mga to. So parang sinabi nila na exaggerated lang daw yung ano, exaggerated lang daw yung hanash nila, ganyan. So yung sinasabi pa lang, in the middle of a very important meeting that involves national concern, ay airport takeover and privatization pala. Thank you very much, USEC Elaine Bathan, for telling us kung ano yung napaka-importanting meeting yon. Kasi nga lang, magugutom yung kaibigan mo. So, kailangan mong i-stop ang meeting. Okay. President Bongbong Marcos, is this the kind of public service that your administration promotes? Yung pong mga, sa part ni ano, no, ni Elaine Bathan, yung ipagyayabang po sa buong mundo na ganito siya kagaling na kaibigan na kaya niyang pahintuin ang isang meeting na napaka-importante just so ma-review niya ang kaibigan niya kung paano gamitin ang Google Translate. And also shame on ano ha, shame on Regal Oliva. Regal Oliva. Shame on her also. Parang, lawyer ka eh. Lawyer ka rin naman eh. Parang, ano ba naman yan? Wala po tayong hiya. Diba? I mean, ganun. Diyos ko po naman. Yung mga abogado naman po natin, Diyos ko po. Di mo talaga ma-expect eh, yung mga abogado na merong sapat na etikete. Hindi mo ma-expect na yung ang isang abogado talaga would be very very ano no would be a proper individual sa totoo lang. Kagaya nito na parang taas ng pinag-aralan mo, Regal Oliva. Pagkatapos bibidahan mo kami na parang oy, USEC ninyo, Diyos ko. Isang tawag ko lang diyan. Magmamadali yan, ika-cancel niyan kahit ano. Para lang hindi ako magutom, 'di ba? Ano yung sinasabi ng ganitong sitwasyon sa atin? If a public official can do something like this to a friend, what else can they do for their friends and families? 'Di ba? Kung kaya mong pagbigyan yung kaibigan mo sa mga ganitong kapritsyo, ano pang kapritsyo ang ine-entertain ng mga public officials natin ngayon? Diba? Sobrang nakakahiya po kayo. Sobrang nakakahiya kayo. At ikaw, Attorney Bathan, may utang ka pa po sa amin. Marami ka pang utang sa amin. Ayan. Kasi share ko lang yung ano. I-share ko lang rin pala yung... Kasi umuusok yung puwet talaga ni ano din. Umuusok yung puwet ni Kuyang EB dito. Oh, what? Ilang, ano, ngayong araw to, dami-dami niyang post tungkol dito sa mga Cebuanang to. Ayun.
So apparently, si Regal Oliva pala, ay meron rin, I don't know, may ka-plastic ang taglay. Ayan. So, yon. Joey, basahin ko yung ano ko, yung sa chat. Yung? Yung nasa chat. Ay, sige, wait, teka. Oo, oo, transgender si ano, transgender si Regal Oliva. Yun nga, actually nalaman ko sa post ni Kuyang EB eh. May kaplastikan rin palang taglay itong si ano, si Regal Oliva. May post siya nung 2023, clasp me close in your strong arms. Warm arms, while the pale stars shine above. Thank you, Marco Antonio, for always being there in my darkest. And because of you, I shine more during my brightest. I... At the same time, reasons why Paknaan should not support... Ay, hindi. So, yan ano pa lang niya. There is no reason. So, ibig sabihin, nagmamahalan pala talaga sila talaga. Ayun. Nagmamahalan sila talaga. Ayun. Tapos, oh, tama, tama. So, ibig sabihin, nagmamahalan pala talaga sila. Tapos, aside from that, teka lang ah. Ayan. Basahin na lang natin yung sumunod na post ni Kuyang EB. Sabi ni Kuyang EB, Yusik Batan is suggesting she never meant the last post she made, which is very offensive to me and many others. But if that's the case, then how do we know if she really means what she is saying in her subsequent post tailored as an apology? Yan kasi yung ano eh, yung mga excuse-excuse nila na ano, excuse-excuse nila sa mga apology nila na, diba? It's not my intention, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Ang problema kasi public official kay, pag may sinabi ka, panghawakan ng mga tao yun. So hindi ka po pwedeng mamakla-makla ng bonggam-bongga sa ano, sa when you are in public office. Ayan. Sabi kasi ni ano ni Yusek Elin, sabi niya, I understand that my previous post has caused different reactions, some negative, which I regret as it is taking away attention from my more serious matters that we have been working tirelessly on. My social media activity never intends to disrespect the office I represent, my colleagues in government, or purpose of my work. Actually, your intention is not controlling here, you know, you disrespected, whether it is your intention or not, you disrespected the office that you are in right now, the position that you are holding in the government, because that's public office, it's public trust. You should have acted in a way na trustworthy ka, diba? And you did not act as such, diba? I acknowledge that as a public servant, I should be more mindful of how and what I share, especially in public, to not cause any confusion. I would like to assure everyone that I would never brush aside my duties and responsibilities as a public servant. This will always be my priority. I ask for the kind understanding and sincerely apologize to the secretary, my colleagues, and the public. Moving forward, I will practice more discernment in my use of any social media platform to ensure that this will not happen again. Thank you, and I sincerely apologize for any negative sentiments this may have caused. Ayun, in which Kuyang EB reacted. Sabi ni Kuyang, Yusek is suggesting she never meant the last post she made, which was very offensive to me and many others. But if that's the case, then how do we know if she really means what she is saying or in her subsequent post tailored as apology? She has betrayed herself, her office, and the Filipino people. If she wasn't circumspect in the public post read by thousands, I can't deny thinking what she would be doing within the privacy and discreet walls of her office. That's what I'm saying a while ago, di ba? If you can entertain yung ganitong kapritso ng mga friends mo, what else are you entertaining for your friends and for your family? Di ba? Ano pa yung mga iba't ibang kapritsong ine-entertain mo, lalong-lalo na pag walang nakakakita? This really goes to, ano, no? Goes to the heart of
ano, of your integrity as a public official. Diba? Yusik Bathan and Rigal Oliva's actions are symptomatic of the very ills of Philippine politics and governance. IBP and CSC should sanction both of them. Yes. Oh, kasi lawyer yung ano eh, IBP officer si Rigal Oliva eh. IBP officer siya eh. Ayan. Ayan, so gigil na gigil si Kuya ang IB. Ayan. Gigil na gigil siya. Sobrang inappropriate talaga. Ayun. Hindi ako nalaman na ano, na transgender pala si Rigal Oliva. Ayun. Sabi nila ano, sino ba yung ano? Sino ba yung Rigal Oliva na yan? Sino ba yung regla na yan? Nakakano ka. Okay. So anyway, eto na nga. So sisingilin ko sa utang itong si Attorney Elaine May Elaine Bathan. Okay? Kasi kung maaalala nyo po, yung Love the Philippines fiasco, yung Love the Philippines project, okay, na nangyari nung nakaraang taon, yung ano, pinasabog ni SAS na issue noon. Kung maaalala nyo po, wala namang nangyari. Things in the proper perspective. Wala namang naging result doon, ano? Walang naging result doon eh. Sa issue na yon. Okay? May naparusahan ba? Wala. May natanggal ba sa ano? May natanggal ba sa DOT? They were saying na meron silang ini-investigate na mga personnel, ganyan-ganyan. But we never heard anything about it dun sa Love the Philippines fiasco na yon. Who is the public official overseeing the Love the Philippines branding campaign? Surprise, surprise, it's Attorney Elaine Bathan. Okay? And this was revealed noong nag-budget hearing ang DOT at tinanong si ni Castro, si Frasco, tungkol doon sa pangyayaring yon, tungkol doon sa Love the Philippines issue na yon. So, i-remind ko lang kayo no, doon sa pangyayaring yan at ipapanood ko sa inyo yung clip doon sa hearing na yon, kung saan pinangalanan ni Castro, ay ni Frasco, si Attorney Elaine Bathan na Office of the Legal Concerns ng DOT, which is a special office created for her friend, Attorney Bathan. Close yan eh. Close yan si Bathan at saka si Attorney Frasco, si Secretary Frasco eh. Parang classmate yata sila sa law school. Ayan. So sobrang close nila. At binigyan niya ng opisina nga sa DOT itong si Attorney Elaine Bathan bilang head ng Office of Legal Special Legal Concerns ng Department of Tourism. Siya ang humawak at nakipag-usap at namuno doon sa branding project ng DOT, which includes the Love the Philippines project. Ayan. Panoorin lang natin, saglit. To clarify and put things in the proper perspective, Mr. Chair, I would like to emphasize that DDB Philippines was under contract. And the contract specifically indicates that they are required under the terms of reference to submit and publish original images. Therefore, the Department of Tourism, exercising the diligence of a good father of a family, had every right to rely on DDB's compliance with its contractual obligation to post and publish original videos. This is the very premise by which they were given permission to publish said videos. The Department of Tourism could not have known that a reputable worldwide agency recognized for its ability to produce reliable content would upload unoriginal videos, which is precisely why the Department of Tourism, in its aghast at this act that has caused damage to the branding campaign and to the country,
immediately ordered an investigation to ensure that, number one, no public funds were expended, and true enough, not a single peso was released. And number two, that we could get to the bottom of it and understand why they uploaded unoriginal stock images. Shortly thereafter, DDB admitted full and entire fault, admitted on its own that they were the ones who published it, they were the ones who created it, and that has since resulted in the termination of the contract. To be very clear, it was never the intention of the Department of Tourism to allow unoriginal images to be posted, which is exactly why the contract has been terminated. That being said, I reiterate my statement, which has been made of record, that it was the Office of Special Concerns that spearheaded the overseeing of the branding campaign. You can have my assurances, Ms. Ayun, yung Office of ito, nakikita niyo ba yung ano? Nakikita yung katabi ni Frasco? Ayan o, Elaine Bathan. Elaine Bathan. Ayan siya. Ayan. My statement, which has been made of record, that it was the Office of Special Concerns that spearheaded the overseeing of the branding campaign. Ayan. So, see, nakita nyo na, yung, siya yung nag-head, si Attorney Elaine Bathan, siya yung head ng Office of Special Legal Concerns. Siya yung nag-oversee ng branding campaign. Pero wala siyang naging liability, ano? You can have my assurances, Mr. Chair, that the Department of Tourism takes very seriously the integrity of the tourism branding of the country. And it is this standard of integrity that we wish to continue to observe, not tolerating acts of this nature resulting in the termination of the contract and the suspension of any other contracts related to this company. Ayon. So anyway, in the same hearing, nagsalita diyan actually si Attorney Bathan. Kasi tinatanong siya kung sino yung nag-upload ng video, yung Love the Philippines video. So, I actually noted in August 18, 2023, na nung tinanong siya, hirap na hirap siyang sumagot. Ang tinuturo niya ay yung terms ng kontrata ng DBB, which is about the original content. So parang yun yung dinedemand nila. So she can't answer straight. Sabi niya, may nag-resign daw ng mga empleyado na part ng branding department. Pero nung tinanong kung sino yung mga nag-resign, ang sinabi, mga contractual daw yun. Ayan. Nung nasita pa lalo kung bakit nagde-decide ang contractual employee sa ganitong mga bagay, buong DOT na daw ang nag-agree sa pag-upload ng video. So, you know, I just want to remind everyone na kinausap tong si Attorney Bathan sa Congress before, and she cannot even answer straight doon sa very project na siya mismo ang nag-spearhead, which is yung Love the Philippines video. And at that time, we were calling for the resignation of Frasco. We were calling for the resignation of Frasco. Why? Because wala kayong pinapanagot dito sa kagagahang to. And in fact, ang pinaka-ano dyan, ang dapat pinapanagot ninyo unang-una kung sino yung naghawak ng branding campaign na yon, which is inamin ni Frasco na si Yusek Bathan. Nanagot ba si Yusek Bathan? Nanagot ba si Yusek Bathan? Of course, hindi. Kasi best friend siya ni Frasco. Di ba? Of course, hindi siya nanagot kasi mag-best friend sila. Ganon. And then they were saying na hindi, may mga nag-resign. May nag-resign yan sa branding department. Ineme. O pero, wala kayo na panagot. Na hindi nyo nga rin minesure kung ano ba liability nito ni Attorney Bathan. Kasi siya pala yung nakipag-deal with DDB. Diba? Ayun. So ngayon, ano pong gusto kong sabihin?
When the Love the Video issue emerged, nung pinasabog yan ni Sas noon, galit na galit yung mga tao na parang, bakit nyo pinapalaki ang issue na yan? Bakit nyo, sobra namang ina-exaggerate? Ano ba, dahil ba dyan sa pagkakamali na yan? Parang hindi nyo naman patawad, ineme-ineme, ganyan-ganyan. And I remember, I stated then clearly, na ang problema kasi, kung yung mga ganitong klaseng mga issue, kagaya niyang video na yan, na harap-harapang panloloko, ay hindi nyo hinanap kung sino ang dapat managot. Paano pa doon sa mga ibang projects na meron ring makakahanap rin tayo ng kalokohan, paano natin mapapanagot yun? At sino ang pipigil doon sa mga tao na gustong gumawa ng kalokohan kung nakita nila na pag gumawa ka namang kalokohan, ay wala namang nangyayari sa yung masama? Diba? At that time, I was calling for the resignation of Christina Frasco, because she's not doing anything. I know, during that time, I know that there were backstory circulating na actually hindi naman daw talaga si Christina Frasco may kasalanan daw talaga dyan. Si Paul Soriano, ganyan-ganyan. But syempre, bilang isang citizen na wala naman ako sa circle ninyo, di ko naman kilala yung mga galaw ng mga tao dyan sa loob, di ba? Ang sa akin, kung sinong head ng DOT, siyang managot. Kung ayaw niyang i-fire mga dapat i-fire, dapat siyang mag-resign. Diba? And now, because you didn't do anything about Yusek Bathan and the issue of Love the Philippines, it is coming to bite you in the ass. Diba? Now, it's coming to bite you in the ass. We do not even have to do anything. Yung mga tao mo mismo na dapat finire nyo na or pinanagot nyo na nung mga nakaraang panahon, let's say hindi nyo finire pero pinanagot ninyo dun sa kapabayaan na yun. Let's say hindi nyo finire si Yusek Bathan pero binigyan nyo siya ng reprimand, winarningan ninyo or whatnot, ganyan-ganyan. Do you think she would be this brazen to post social media statements na ganyan na parang, ay, ititigil ko ang meeting para sa akin kaibigang bakla. Diba? Kasi baka magutom. Ay, ano lang, huwag mo sabihing bakla. Transgender, diba? Woman kasi abogado yun. Baka maano ka. Politically correct. Transgender woman. Transgender woman. I stand corrected. Alam mo naman yung mga yan. Meron niyang kinasuhan last year yan si Uliba. Saka yung bagong president ng IBP. Nakakahiya naman na concern siya sa pagtawag sa kanya, pero hindi siya concern kung paano gamitin ang oras ng bayan. Diba? Tsaka, yun, Madam Regal Oliva. Ito pwede natin sabihin sa kanya. Stupid ka ba bilang abogada? Parang naka-iPhone ka, hindi ka makapag-Siri. Diba? Simpleng-simple, diba? Pwede mong gamitin si Siri. Ang gobyerno ito, masyadong AI ang depensa, pero yung mga tauhan nila hindi tech savvy. Ano to, mga di ba? Parang kabubuhan lang ng isang tao na matagal na tayong gumagamit ng technology. Siri, o kaya kung hindi ka makapag-Siri, i-Google mo yung mga how to. YouTube, may mga how to rin dyan. Very accessible lahat pero yung to flaunt something na my friend can stop the world for me kahit gaano ka petty ang aking request sa kanya is something very unethical. To think na deputy governor siya ng IBP Eastern Visayas Region, that's why I'm calling out IBP and SC. Isuspend talaga siya kasi unethical yung ginawa niya. Correct. And I think the IBP or even the Supreme Court should also act on this because these are two lawyers talking. Yes, that's correct. These are two lawyers talking. If you have something to say on Doc Lorraine Badoy na hindi naman lawyer, na feeling ninyo ay ina-undermine ni Doc Lorraine Badoy yung justice system because of her remarks, mas lalo na tong dalawang lawyers na to. Diba? Mga barista, 'di ba? Bypassers.
Correct. Nag-take ng oath. Nag-take ng oath. Yun ang ano din eh. Nag-take ng oath. Tapos dun sa kaso nila nung October 16-17, ang depensa nila, ito, I will quote ang Sunstar, the IBP Cebu City Chapter has filed a cyber libel complaint against a private individual over a viral Facebook post allegedly tainting the reputation of the lawyer's organization. Simpleng Facebook post na sinabi lang nung asawa, yeah, nung may-ari. In the past, yes. Oo. Oo, ito last year lang. Sinabi lang ni Giselle Gantong o Alberca na hindi nagbayad ang IBP sa Lights and Sounds. Kinasuhan nila ng cyber libel. Uh-oh. Eh ito, sobrang ano to sa mga abogado. Kung may mga lawyers po ditong nanonood. Tsaka, Chief Justice Gasmundo, I'm calling you out talaga, sir. CJ, sobrang mga atinista pa ata itong mga atinista to si Frasco eh. Sa Ateneo po, sa Ateneo nag-graduate to si Frasco ng kanyang JD. Papayagan niyo po ba na ang kapwa niyo alumni? Diyos me, nakakaiba. We are definitely lowering the standard of lawyering profession. Diba? Sobra, sobra. Tsaka pareha silang ano eh, pareha silang public official. Ito si Oliver, si Regal, ano siya eh, treasurer dati ng Liloan. Tapos ngayon, treasurer naman ng Mandaue City. Hmm. Si Bata naman, ganun din, naging treasurer. Tapos ngayon, ano rin siya? USEC. Ang pinagtataka ko lang, Joey, dyan sa ano mo, hindi ko man siya pinagtataka. Ang naging analysis ko lang dun sa nangyaring hearing na yan nung budget, iniisip nila na untouchable sila dahil hindi sila binigyan ng matinding reprimand ng Kongreso. Kasi itong mga nasa House of Representatives na to, lalong-lalo na yung mga party list na yan, malaki ang hinihinging tulong sa Cebu. Eh, alam natin Cebu ang isa sa may pinakamalaking population ng voting population sa bansa. Alam mo yun, parang utang na loob o kaya malapit ang eleksyon. So, sige, palagpasin na lang natin. Pero hindi eh. Nasaan ang due diligence ng isang abogado? Abogado ka na nga. Ikaw pa yung nasa legal affairs ng departamento. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi ikaw yung nagdesisyon. plagiarism, unethical pa rin yan sa ano eh. Sa mga abogado. 'Di ba? 'Di ba meron tayo sa law school, Joey, na tinatawag na either the act is intentional or unintentional. Mm-mm. Pero na-commit pa rin yung crime, na-commit pa rin yung illegal act. It's still you're still liable, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? You're Malaki still liable. Oo, 'di ba? Either it's unintentional ninyong hindi niyo intention na dahil sa post ninyo, may mga malungkot. Hindi yun ang point. Ang point po namin, oras ng trabaho, na may national issue or national matters kayong dinidiscuss. Nagalit na sa sarili nilang bibig, na kinlarin kayo pa mismo ni Yusek Bathan, yes, that is of a national concern, yes, pero dahil nagugutom ang kaibigan niya, kailangan niya kumag-call ng recess. Diba? Hindi mo maintindihan kung epekto ba ng iniinom mo na gamot to bilang transgender woman, kasi may mga kaibigan naman akong transgender woman. Kaya kahit sabihin ko, may epekto talaga minsan pag may iniinom ka na parang nagiging moody or what not. Pero kasi mga abogado po kayo. Parang awa nyo na. Many Filipino young law students ang humahanga na sa mga nakapasa sa bar exam. Correct! Do not think. Diba? Ang daming nangangarap niyan, diba? Ang daming nangangarap niyan. Ganyan lang kayo magsisipag-arte sa, you know, two lawyers talking. One saying that, I can call a recess
in the middle of a very, very important meeting, meeting of national national concern, 'di ba? Dahil nagugutom ang kaibigan ko sa Japan, hindi marunong mag-Google. Nakakatawa kasi sinabi ni parang nakita nila yung screenshots and whatnot. Sabi ni Sas, may mga nag-confirm na mga Pilipino doon na merong English menu. Oh, doon sa kinaina, nabasa ko nga rin yun eh. So, ibig sabihin, talagang gusto lang magyabang nitong mga to, and that's make it really more na parang putang ina nyo. Diba? Ano yan? Pero ang isa ko rin na hindi ko naman sigurado to ha. Parang ginagamit din sila para tabunan siguro yung isang issue na pinaputok ni Maharlika. Itong 'di ba? Parang gusto nilang gumawa ng distraction eh. Parang ganoon yung nakita. Hindi ko lang alam ha, kung stupid ba talaga sila or bobo yung dalawang abogado na yan. Kasi kung ako ha, kung isa akong kumpasado na ako sa bar exam or lawyer ako, parang hindi ko ipapahiya yung sarili ko on social media. Just to flaunt na alam mo kasi Sulo, when ang tunay na kulay ng tao lumalabas pag meron ng kapangyarihan. Yun lang. Ganun. Pero huwag natin tigilan kasi baka sa Monday, kasi bukas pwede rin naman tayong mag-email at sumulat sa IVP. Kasi nung nagtanong ako nga sa may mga contact yung mga kasamahan namin sa Supreme Court, ang sabi sa amin, IBP, hindi mo pwede siyang idirekta sa Supreme Court. Unless sa Supreme Court yung mag-initiate ng action. Kasi pati officer siya ng IBP. Deputy Governor siya ng IBP. So, it should be IBP to act first. Yung call out should be with IBP first. Lalo na may position sa organization. Next, pwede din daw sumulat sa local government ng Mandawi and kay DOT, or kung hindi action na ng DOT, kay ES and then sa Office of the President, which alam naman natin na hindi talaga a-action yan. Alam natin na papalagpasin nila yan dahil nga kung ang ulo, sabi nga natin, kung ang sa military tactics kasi sinasabi na kung paano gumalaw ang buong squad, iyon ay nakabatay sa kumpas ng kanilang commander. So kung ang commander nila likes to flaunt things, likes to exaggerate things, at alam mo yon, magarbo lagi, di ba? You will see it with your people. Ganon din yung president din. Yun. Sino ba ang presidente? Di ba ang asawa? So, correct. Nakakagigil kasi marami sa grupo namin nga yung gusto na talagang papalitan. At talagang alam mo yon. Mahahalata mo naman yan sa post namin, Joey, with the mga nakaraang linggo. Talagang gigil na kami. In fact, even yung page ni Erwin Tulfo tsaka ni Tambaluslos, napikon ata, binlock na yung page namin. Binlock na nila. Pikon na pikon sila sa mga pinopost namin. Hindi nila alam, kapag hinashtag sila, lalabas pa rin sila. Lalabas pa rin yun pag sinerge sila. So, ayun. Wala. Sana po, kung meron po dito mga abogado na gusto pong tumulong sa amin, kasi mag-email po kami sa opisina ng IBP sa Eastern Visayas Region at saka sa HQ ng IBP. Maganda po, marami tayong mag-email eh, tsaka sumulat. Kasi kung iisang lang po, 'di ba? Iisang grupo lang, isang tao lang yung nagko-call out, baka hindi nila pansinin kasi syempre kahit ako naman, kung parte ng organization ko 'yan, kabaro ko 'yan. Tapos kayo kakaunti lang kayong nagrereklamo diyan.
pwede kong sabihin na, o sige, binigyan lang ng reprimand, di ba? Ganyan lang yan eh. Pero kasi pag ganitong mga matitinding kayabangan, kayabangan talaga to eh, flaunting to eh, kayabangan to. Unethical po ito bilang mga abogado sila, kaya sana po, i-ano natin, hindi po kami ano juridical entity. Ano lang po kami, may mga ano po kami, may mga kaibigan lang po kaming nagtitake pa ng JD at saka LLB. Ano daw? Ayan, address ko lang si Rolando Tika, sabi niya, ina mo rin, tahimik ang barangay na, sino kaaway nito ni Rolando Tika? May kausap ba to? Sabi niya, ina mo rin, tahimik ang barangay namin at nararamdaman namin ang serbisyo at nakikita namin ang effort ni BBM na mapaunlad ang bansa. Pilit niyong pinipikit ang mata niyo dahil sa kagutuman niyo sa posisyon na iupo si Sara. Matanong ko nga kayo, tinanong niyo man lang ba kung kaya ni Sara na maging pangulo? Yung humarap sa iba't ibang leader ng mundo at sumagot sa mabibigat na katanungan. Punong-puno kasi kayo kasi nang inggit ang laman ng utak niyo. Rolando Tika, hindi rin po namin kilala si Sara, hindi po kami close sa kanya. Oo. So kalma ka lang. Kalma ka lang. Hindi rin po kami close kay Inday Sara. Ayan. At kahit manalo siya, I don't think kilala niya ako. At mag-aabala siya na, ay, hindi ko paano position si Joey. No. Hindi po. Hindi niya po ako kilala. Ayan. Hindi po kami close. Hindi kami... I-address natin yung ano niya. Anong barangay po kayo? Paano nyo nasabing maunlad yan? Mm-hmm. At paano nyo nasabing nararamdaman yung serbisyo? At paano nyo po nasabing pilit naming pinipikit ang mata namin? Kahit po nung kay President Duterte, pag may mali, kino-call out namin. Wala namin problema doon. Oo, yun nga. Yung Dolomite. Diba? Yung Dolomite, ang dami nagalit sa amin dahil nga pinagtanggol namin yun, pero kino-call out namin yung kung saan yung source, pero nalinaw naman. Ano pa ba? Matanong ko nga kayo. Ano po yung tanong nyo? Alam bang... Kung kaya ni Sara maging pangulo, sabi niya. Hindi po namin sa kanila. Natanong na po yung sambayanan. Nung before mag-eleksyon, natanong na ang sambayanan. Kung tatakbo si Inday Sara, iboboto mo ba siyang pangulo? Oh. At bago mag-eleksyon, ang sabi ng sambayanan, yes! Siya ang number one sa lahat ng survey. Survey, kung nakaya ni Inday maging pangulo. So, Rolando Tika, ano pinagsasabi mong natanong nyo lang ba? Natanong na po ang sambayanan dyan. Ganun. Ang next naman, yung humarap sa iba't ibang leader ng mundo. Para sabihin ko po sa inyo, kahit po yung presidente natin, hindi nga siya makasagot sa isang interview. Hindi nga siya makaharap ng maayos sa journalist ng ibang bansa. Oh, journalist pa lang po yun, hindi pa po yun leader. Tapos, nung gusto niya makipag-meet kay Biden, nung sa APEC Summit, ibinato po siya sa koron ng mga parang kulungan ng mga hayop kasama si Kamala Harris. Tapos, nagpasinaya siya na gusto niya makausap si Xi Jinping, inambush nila kasi ayaw siyang kausapin. So ano pong ibig yung sabihin humarap sa iba't ibang leader ng mundo? Mm-hmm. At saka sumagot sa mabibigat na katanungan, paotal-otal nga po siya. Hindi niya masagot kung bakit siya natawa about dun sa mga yaman na kinamkam nung panahon ng kanyang ama. At saka paano niyo po nasabing punong-puno ng inggit ang laman ng utak namin? Hindi niyo po ba alam na puro intelektual na diskusyon ang aming ginagawa para sa kamalayan ng bayan? Rolando Tika, ikaw, kung gusto mong pagtanggol si BBM, ito lagi kong kinocomment Joey, nakikita mo naman siguro, mag-aral ka. Hindi na si Gadon ngayon kasi si Gadon bobo. Kami na po ang magsasabi. Kung bobo po kayo, hindi nakapasok ng grade school, pwede pa pong mag-enroll. Meron po tayong ALS, Alternative Learning System. Huwag po tayong bobo. Or pwedeng magtanong, Rolando Tika. Pwedeng magtanong. Hindi, nagtatanong na siya dyan eh. Diba? Pwedeng magtanong na pwede po bang i-explain ninyo yung mga ganito? Oo.
Ngayon, Rolando Tika, ganito rin. Kung kunwari sinasabi mo na nararamdaman ninyo, pwede mo rin i-explain sa amin. Oo, para maunawaan natin. May mga link po akong pinopost dyan. Pwede po kayong umakyat at pwede nyo po kaming i-convince ng mga magagandang proyektong nagawa ni BBM kasi gusto rin namin maintindihan. Ayun. Opo. Gusto kasi rin namin po maintindihan. Kasi ilan, gustong-gusto nyong mapalitan. Sabi niya dito, gustong-gusto nyong mapalitan. Edi, maghintay kayo ng eleksyon. At kung gusto nyong palitan, ay palitan ng sapilitan. Sapilitan siguro yan. At sa kagustuhan nyo lang na maging na mga bitter at inggit sa husay ni BBM. Subukan nyo gumawa ng dahas. Hala, sinong kaaway nito? Sinong kaaway niya? Anong dahas? Makikita nyo ang pwersa ng milyong true-blooded Marcos loyalist. Actually wala po, Rolando Tika, yung mga Marcos loyalist po, wala pa po kayo napapatunayan. Okay? Sa tatlong election cycles po, national election cycles, 2016, 2022, 2023, ang may napatunayan, yung DDS votes. Oh, okay? Yun po ang may napatunayan. Okay, 2016, ang DDS votes, pinanalo si PRRD in an amazing election result that nobody anticipated. Pinanalo ng mga Duterte supporters si PRRD noong 2016. Okay? Ang impluwensya ni PRRD at ang kanyang voter base, pinatunayan niya noong 2022 kung saan na flash ang mga dilawang senador. 2019. Ilan ang mga senador na nanalo just because tinaas ni PRRD yung kamay nung mga yun. First time na tumakbo bilang senador. Okay? Okay. Now, 2022. Tandaan mo, Rolando Tika, noong 2016, hindi nyo napanalo si BBM. Talo siya by 200,000 votes kay Mama Leni. Mm-hmm. So, ibig sabihin, 2016, yung Marcos loyalist, hindi nyo kayang magpanalo ng vice president. Anong pinagsasabi mo, pwersa ng loyalist? Wala kayong puwersa. Okay? You are a relevant supporter but you are not an impactful supporter to the extent that you can make Bongbong win without the help of the Dutertes. Okay? Kaya kayo nanalo noong 2022 with overwhelming number is because dumikit kayo sa Duterte na meron ng napatunayan na dalawang national election prior to the 2022 election. So tigil-tigilan mo kami dyan sa mga hugot ninyo na nako, pwersa ng milyong bakla, naranasan na namin yung ano nyo, yung pwersa ninyo ng 2016, talo kayo by 200,000 votes. Kung hindi pa kayo dinikita ng mga Duterte, nasa losers bracket pa rin kayo hanggang ngayon. I-add ko lang, Rolando Tika, siguro bilang na lang sa mga daliri yan sinasabi mong loyalista. Kasi pag makikita mo sa mga live, lahat halos ng nagko-comment na loyalista, ayaw na kay BBM. Ayaw na. Uulitin ko, Rolando Tika, ayaw na kay BBM. Sobrang disappointed na. Yun nga, kanina yung nag-comment, nag-organize sila ng ni BBM no election at Tita Dels an OFW residing in Japan, umuwi lang siya dito sa Pilipinas nitong week na to. Sinabi rin niya sabi rin ni Tita Dels, nahiya ako nung umaakyat ako para ikampanya si BBM. Nahiya ako pag nakikita ko yung video. Joey, sabi, ano ba itong ginawa ako? Sabi niya. Ayun. Ayun na. So ngayon, kayong mga loyalista, huwag kayong masyadong mayabang. Wala pa kayong napapatunayang election on your own. Sa 2025, doon natin makikita yung tunay na pwersa ng loyalista. Okay? So yun. So huwag masyadong, pwersa ng loyalista. Wala kayong pwersa. Iyak nga kayo kay Leni, di ba? Iyak nga kayo kay Leni, di ba? Pinagbibintangan nyo na daya kayo ni Leni, ganyan-ganyan. I mean,
sabihin na natin na nadaya kayo by 200,000 votes. Hindi nyo rin nalabanan, di ba? Hindi na landslide daw. Oo, hindi nyo rin nalabanan. So, ibig sabihin, wala kayong puwersa. Wala kayong puwersa. So, tigilan nyo kami sa mga ilusyon ninyo. Diyos ko. Baka naman ang sinasabi niya. Ano? Reality juice. Baka ang sinasabi naman niya, million-million trolls. O, yun talaga, madami yun. Diba? So, yun. And sa totoo lang, yan tama rin sinabi ni Sulong, no? Marami akong kakilala na talagang mga loyal dun sa ama. Dun sa matanda. O sa ama. O naman. Loyal dun sa ama. And many of them are really heartbroken. Because they endured a lot of panglilibak, a lot of discrimination, just because they were non-Marcos loyalist, loyalist ng father. And they voted BBM thinking na, you know, the ideals of the father will be revived. And it's not. Yung politics ni BBM is salungat na salungat sa politika ng tatay niya. Right. Eh, yun yung nga yung reason kung bakit loyal yung mga loyalista sa mga Marcos dahil doon sa politika ng matanda eh, di ba? Ayun. Pag makikita mo lahat ng comment namin, kasi marami naman nag-handle sa page. Sa mga ano niya, no? Sa mga post ni BBM. Ang nilalagay na namin, hindi ka ba nahihiya sa tatay nyo? Ganun na ang nilalagay namin. Tapos dinidelete nila yung comment namin. Pikun eh, no? Sabi ni Nanay Hazel, well, Joey, in 2016 naman, naloko sa election si BBM. Iba naman yun, FYI. Ang point ko ka po kasi doon, Nanay Hazel, natalo si BBM. Natalo si BBM by 200,000 votes. So, ibig ko sabihin, if nanalo si BBM at yung puwersa na tinutukoy nito ni Rolando ay talagang sobrang lakas, kung dinaya siya by 200,000 votes, it doesn't matter kasi dadayain siya 200,000 votes lang ang panalo. Eh, di ba? Kung kunwari lamang si, di ba? Ang puwersa, yung lamang ka ng 4 na milyon. Yun. Di ba? Yun. Di ba? Lamang ka ng 4 na milyon. So you will not be beaten by a mere 200,000 votes. Di ba? Mas nakakahiya nga po yun eh. Kasi yung pagkapanalo, yung pag dinaya si BBM. O sige, actually, I personally believe that, you know, it's not the real deal. Kaso nga lang, syempre, parang it's water under the bridge, tapos na, ano na, moot in academic. I'd rather focus on election reform rather than alamin kung sino ba talaga yung nanalo nung panahon na yon. And it's moot in academic. Pero ang point kasi doon, Nanay Hazel, walang puwersa. Wala. Kung matatalo ka lang by 200,000 votes, kung nanalo ka by, let's say, kung lamang ka by 6 million votes, di ba? Or by 10 million votes, yun ang puwersa. 4 million votes at least. Di ba? Kasi ang sabi ng mga mathematician, for a national election daw, you can only manipulate. Eh, ano lang naman to, mga speculation lang to ng mga mathematician, ng mga IT specialist, NMNM. You can manipulate daw a vote during the election as much as 4 million. So that is the extent of pandaraya that you can do for 4 to 5 million. Anything beyond that, magiging sobrang obvious na daw yung dayaan. Ganon. So magiging sobrang obvious na daw yung dayaan. So parang yung sinasabi na, so sabihin na natin na nanalo si BBM ng 5 million. Yun ang puwersa. Hindi kakayanin yun ng 200,000 na lamang ni Mama Leni. Diba? Eh, nanalo naman siya ngayon ng landslide, diba? Sige lang. Nanalo naman si BBM ng landslide ngayon eh. Kaya lang, para magawa niya yon, anong ginawa niya? Ginamit niya ang mga Duterte. So, kayong mga loyalist ang umaarte dyan, kung kayo lang talaga ang, kung wala yung mga supporters ni Inday ng mga Duterte, tingin nyo makakalandslide si BBM, ang ending baka madaya uli siya ni Lenny. Maulit correct. Na nila yan. At matalo na naman siya by 100,000 votes. Joey, ano ko lang ito sinabi niya, no? Ni Nanay Hazel, sabi niyo, kaya contradict daw yung sinasabi mo kasi pag may dayaan daw, konti lang talaga ang dayaan. Nanay Hazel, ano po tayo,
hindi na po manual, automated po yung election natin. At pag automated po tayo, ayan, tech guy na, techie person naman si Ms. Laika, base nga po sa sinabi ni Joey, may threshold lang po na pwede nilang dagdag bawas yan. Kasi hindi, po, hindi mo kasi pwedeng anuhin eh. Yung yung system po. Mag-overload po yung system kapag po sinobrahan mo yung pandaraya mo. Tsaka po, matitek yan ng mga tech first, tech people din, mga tech savvy people. So kaya po, siguro po, yung kung manual counting, pwede po yan sinasabi nyo po na pwede pong konti lang. Pero kasi po, ang point po kasi ni Joey Nanay ay hindi po nailabas yung sinatawag na puwersa ng mga loyalista. Kasi kung hindi talaga mo puwersa ang mga loyalista, dapat paka-landslide ka para kahit dayain yun. Kayo ng kubra. Kasi landslide na dinaya ka. Mag-stay yung ano mo, mag-stay yung votes mo. Ang lit ng gap nyo, kaya kang dayain. Yun po. Yun. Pero yun nga po, sabi nga po ni Joey, Moot and Academic, may decision na po ang Supreme Court natin. Sinabi po ng Supreme Court na instead na 200,000, mas more than 200,000 po based dun sa mga manual counts po nila. At ang namili po ng mga presinto ay mismong yung side po ni BBM. Kaya po, tanggapin na po natin na talagang hindi po totoo yung sinasabi ni Rolando Tika na matitikman ninyo ang galit ng mga loyalista. Correct. Kung ang tatay po yan. In fact, Mami Laika, sulong, kung feeling ninyo na irrelevant kami, hindi na kayo mag-aabalang pumunta sa live namin. Kaya nga kayo nandito sa live namin kasi ramdam na ramdam ninyo ang tunay na pwersa at influence ni PRRD sa tao. Okay, just a reminder to everyone. Ito yung measurable influence ni PRRD. Ako, I attribute this to PRRD talaga. Yung chacha. May survey before nagsalita si PRRD, may survey eh, kung gaano karami yung taong agree sa chacha. There was a figure saying na parang 61% ayaw ng chacha. And then, another survey says 51% okay na silang doon sa People's Initiative. So, parang medyo majority yung 51% na gusto ng, positive news yon para doon sa mga reformist. Kasi parang, lalo yung umaasa sa People's Initiative, kasi parang feeling nila, tinatanggap na ng mga tao yung People's Initiative, ganyan-ganyan. Yeah. Then, came the Maisog rally and the statements of PRRD, the call for the People's Initiative to be stopped and the call for the legislature to stop itong chacha na to, itong gagawin nilang chacha na to. What happened? From 61% not ready, tapos other survey says 51% go sila sa chacha. After the rally, after PRRD had spoken about the People's Initiative, 88% na ngayon ng population. That's 9 out of 10 do not want the constitution to be tinkered with. 'Di ba? Tingin mo ano yung catalyst doon, bakit nagbago yung opinion ng mga tao? O di sa rally pinamumunuan ni PRRD. Ako ang tanong ko, ganun pa ba ka-solid ang loyalista? Actually, napaakyat ako because of my experience kanina. Naubusan ako ng dog food. So, syempre nandito ako sa condo. Lumabas ako, papunta dun sa pinakamalapit na pet shop na medyo ano. Remember, Mami Joey, nung election na pinagtatanggol natin si BBM, nabanggit ko sa'yo na may mga lugar dito sa Mandaluyong na nagtataka ako bakit may mga BBM, may mga Marcos na tarpulin sila sa mga bahay-bahay na parang anong ginawa ni BBM dito sa lugar na to? Bakit masyado? Anong ginawa ng mga Marcos sa lugar na to? Bakit masyado maka-BBM? So ito yung lugar na pinuntahan ko ngayon. Pagpunta ko dun sa bilihan ng dog food, yung mga bantay nanonood ng Maharlika. So dead ba lang ako? Dun sila ng Maharlika. And then pabalik na ako sa condo.
sabi ko bibili ako ng sigarilyo sa tindahan sa Sari-Sari Store, hindi na doon sa convenience store sa loob ng condo kasi mas mura. Anyway, padaan naman ako. Pagbili ko, ay nagbabantay matandang lalaki. Pinapanood niya, Maharlika. So, nagtaka lang ako kasi sabi ko, ano ba ito si Maharlika? TV na ba ito? Ba't kahit anong puntahan ko, pinapanood Maharlika? Sabi ko, tatay, nanonood ka niyan? Sabi niya, oo, kasi gago yung anong ganyan. Gago yun. Garit na garit yung tatay. Tapos, sabihin ko dapat na ano na, na eh di ba ano, maka-BBM tong lugar na to nung election. Kaya rin unahan niya na ako. Nagsabi na siya kagad ng ano. So, deportahan ko pa naman yung hayop na anak na yan dahil sa tatay. Dahil sa ginawa sa amin ng tatay. Pero ngayon talaga nagkakamali kami. Dapat ang mga Pilipino, ganun na si tatay, nagmumura oo, na. Oo, grabe na yun. Gusto niya lang mag-aklas. Mag-aklas na, tanggalin na itong ano to. Grabe na yung... Alam mo, ito loyalista to. Me, sure ako loyalista yung tatay. Kasi may tanig na yung tatay. Tapos yung nga, yung lugar nila dati, makamartos yung mga yan. Bakit ngayon, galit na galit? But ngayon... So, ang ano ko lang sa mga loyalista nandito, kayong mga nagpipiling loyalista, mga bagong loyalista lang kayo, yung mga totoong loyalista, mukhang wala na, nalusaw na. Yeah. Nagising sila sa katotohanan. Huwag kayong ano dyan. Oh. Hindi, ano naman, ano lang natin si Nanay Hazel. Sabi naman niya, hate din naman niya si BBM, hindi siya blinded loyalist. Ano natin siya, wag naman po nating awayin. Sa mga comments kasi inaaway na siya. Ano lang, nag-explain lang siguro siya. Ano ba yung away? Si Rolando lang awayin yun. Si Rolando. Si Rolando ang awayin natin, huwag si Nanay Hazel. Sabi ni Nanay Hazel, Joey, nakakita ka na ba ng Dayan na malaki ang lamang? Hindi po doon sa laki yung lamang eh. Ang ano po doon is yung puwersa na sinasabi ni Rolando. Kasi kung may puwersa, kahit dayain ka, mananalo't mananalo ka pa rin. Diba? Right. Ibig sabihin, kung may totoo yung puwersa ni Rolando, o let's say, dinaya siya ng 5 million ni ano, may dinaya siya ng 5 million ni Mama Lenny, which is yung highest possible number na pwedeng dayain daw ng ano ng isang politiko sa Smartmatic system. Let's say dinaya siya up to 5 million. So kung kunwari ang lamang niya is 400 ang totoong number is 450,000 yung lamang ni BBM. Pagkatapos dinaya siya ng 5 million, edi lumama ngayon ng 500,000 si Lenny, 'di ba? Pero kung talagang malaki yung lamang ni BBM, let's say ang lamang niya is like 5 million or 6 million, 'di ba? Or alam mo 'yon, yung puwersa, lumabas yung puwersa na tinutukoy ni Rolando. Kahit mandaya si Lenny ng 500,000, 'di ba? Mananalo pa rin si BBM, 'di ba? So kumbaga, it is really not about dun sa parang ay yung denial or ano ganyan ganyan. Kasi sa totoo lang, I'm pretty sure lahat ng politiko, fina-factor in nila yung possible dayaan eh sa mga strategies nila sa campaign. Ganon. So, ngayon, ang ano ko dyan is, yun nga, kumbaga parang the support base of BBM cannot withstand ang dayaan. Diba? It cannot withstand dayaan. That is why, yun nga, kaya nga sinasabi nila dun, diba nung Duterte time, the 16 million might be not only 16 million. Yun nga yun. Diba? Pero dahil sa laki ng suporta ni PRRD during that time, na-withstand ni PRRD yung kahit anong threat ng dayaan. May 16 million ba yung lamang ni PRRD? Kasi alam ko, hindi siya ganun kalas. 16 million yung votes niya na nakuha. Pero yung lamang niya kay Mar, yung sumunod sa kanya, parang nasa 5 lang yata. Hindi, malaki. Parang nasa 10 million, ganun. Ang alam ko yung malaki talagang malala, yung ngayon, yung kay BBM. Pero yung kay Duterte, i-check natin. Pero yun, just the same, ang alam ko hindi ganun kalaki eh. Pero ang 2016 election. Ang ano dyan, Mi, ang sinasabi nila, even yung pandadaya kay BBM, ginamit din kay Duterte. Ang problema nga, sobrang laki ng lamang ni Duterte na kahit dayain mo, hindi uubra. Kasi yun nga pag dinaya mo, pag dinaya mo, mahahalata na kasi parang yung total count ng butante, hindi na mag-a-align-align doon sa mga count ng ibang kandidato. 6 million. 6 million plus, madam. Madam Laika. Pero sabi nila, mas malaki pa dapat yan. Yung nga lang,
nadaya pa kaya na kahit ito yung final vote. CPRRD 16,601,997. Mm-hmm. Si Mar Rojas 9,978,179. 7 million pa pala. Grace po 9,100,000. Halos parehas ng number si Grace po at saka si Mar. Si Binay 5,416,140. Ang 'di ba ang chismis nga diyan, 'di ba? Parang ang kasi si Binay yung talagang number si Binay at saka si Grace po yung talagang ina-expect mo na magse-second eh, 'di ba? Ang maraming na surprise diyan bakit nag-second si Mar. So yung mga speculation ng ibang mga observer, ng ibang mga expert, ibang analyst na sinasabi nila, the number could have been taken from yung anong malaking Mar namang from Grace and Joby. Pag dinaya mo si Duterte para mahabol mo yung boto niya, kahit pasabi mo yung parang 100,000 na namang lang. Hindi na magtatali-tali mga numbers ng ano. Hindi na. Hindi. Numbers. Kaya ma-obvious na. Yun yung sinasabi po Nanay Hazel na kung talagang malaking suporta mo, kaya mong i-landslide yung kandidato mo para kahit magkadayaan, hindi uubra. Mm-hmm. So yung sinasabi ni Rolando Tika, hindi niyo po napatunayan yan. Natalo nga kayo nung time, nadaya nga kayo nung time ni Lenny, di ba? Mm-hmm. Even nung time ni Imelda, nag-giveaway pa si Imelda kay Erap. Kasi Erap. Nakita niya, mahati yung boto between her and Erap, baka lumusot yung kalaban nila. So kaya nag-giveaway na lang siya kay Erap. So wag masyadong teething yung mga loyalista. Kasi unang-una, kung talagang malakas ang pwersa ninyo, bakit na paalis yung matandang Marcos? Diba? Huwag tayo masyadong mayabang. Totoo, ayun. So anyway, yun. Yun lang yun. Yun yung point doon. At saka Nanay Hazel, yung pag-appreciate po doon sa statement na yun ay base doon sa sinabi ni Rolando Tika. Which is sinabi nga niya na humanda kayo sa puwersa ng loyalista. Ang sinasabi nga namin, wala kayong puwersa. Kasi nga natalo kayo by 100,000s lang eh. Diba? Natalo si BBM by 100,000s lang. So asan yung puwersa doon? Kung meron kayong puwersa, you could have withstand any threat of cheating. You weren't able to hurdle that. So ibig sabihin, wala kang pwersa. Diba? Pero Nanay Hazel, hindi namin dinidiscredit yung pagiging loyalista nyo po ah. Linawin lang natin, hindi namin kayo dinidiscredit. Ang point po namin, itong si Rolando Tika na nawala na, na may sweldo na ata. Sinabi niya po kasi na kung sa pilitan, kung whatever happens, makikita nyo ang chuchu-chuchu ng mga loyalista. Parang pinagbabantaan pa niya. Yun po. Ayun. Sa kami yung person naman ng Duterte, ha? Alam mo, proven na yan. Huwag mo na tingnan sa boto nila. Tingnan mo na lang dun sa ocho diretso sa Inodoro. Mm-hmm. Yung time ni PRR. Kasi ako nakakita lahat ng kalaban ni PRRD na tumak na sila doon. Ocho diretso sa Inodoro, walang nanalo. Sa Inodoro, walang nanalo. Oh, so diba? Ganun pala kasi yung pwersa ng mga Duterte that time. And even now, tingin ko, ganun pa rin. Kaya because of the PA, patunayan, prove na yan. Sabi ni Nanay Hazel, so careful lang kayo, our vote still counts. Kung nakikinig ka, Nanay Hazel, sinabi ko that the loyalist vote is relevant but not impactful. Oo. Sabi bang walang bilang yung boto ni Nanay Hazel naman eh. Hindi, may nangahawin sa kanya sa comment. Ninyo? Ang sinasabi nga dito, yes, oo, yung boto ninyo is relevant kasi may voters base naman talaga ang mga Marcos. Diba? And that's the reason why Aimee and Bongbong kept winning. Nanalo si Bongbong na senador, nanalo si Senator Aimee na senador, diba? But it is not enough to katalpot BBM as a president on your own, na loyalist lang. Kailangan yung dumikit sa Duterte for that to happen. Diba? Yun. Ngayon, speaking of katalputing to the national position, which is the presidency, yung mga Duterte nga, napatunayan na nila yan. Oh, sige, tingnan natin yung performance ng dalawang boto. Diba? So ilagay lang natin yung sarili natin sa tamang lugar. At saka huwag nyo kami sinasabihan careful kami kasi hindi kami nanguna doon sa salita. Ang hindi careful yung loyalista.
na nagsalita na mag-ingat kayo sa puwersa ng loyalista. Eh, well, siya ang hindi maingat. Yun yung sabihan ninyo, Nanay Hazel, hindi kami. Si Rolando Tika. Si Rolando Tika yung sabihin mo. Dahil hindi siya careful sa mga sinasabi niya. Diyos me. Ayun. Okay na. Okay na, Nanay Hazel. May ano, may mga trolls kasing nangaano sa kanya. Parang alam mo yun. Nag-i-insinuate. Trigger si Nanay Hazel. Kaya tuloy napapa-explain siya ng mahaba. Hindi, may mga ano eh. May nababasa ako mga trolls siguro to ini-insinuate siya lalo eh. Mm-hmm. Alam mo yun. Para mas, ano siya, magalit. Mm-hmm. Anyway, ayan. So, I am from a family of Mindanao and Ilocos and alam ko ang voting nila. Alam niyo po, hindi namin kailangang maging from Mindanao at saka Ilocos para malaman namin yung voting behavior. Diyos ko po, kasi available po yung data. Diyos ko po naman, Nanay Hazel. That's wrong, ano, no? That's wrong authority. Hindi porket Mindanaon ka or taga Ilocos Norte ka or you're coming from both. Hindi ibig sabihin nun, your opinion is supreme. Yes. And fallacious po yung ganyang argument, di ba? That's argumentum ad baculum, di ba? Nag-a-appeal ka doon sa false authority just because feeling mo dahil ikaw ay galing doon, mas may authority ka na magsalita about the voting behavior. Hindi po ganun, Nanay Hazel. Okay? Ayun. Okay na tayo. So anyway, yun na nga, Mami Laika. Naabutan mo yung chikahan namin, Mami Laika, tungkol kay Regal Oliva. Ayan. Hingan natin ng ano. Mukha. Ano mo, may hindi ka bubuhan yun, ka-arugantihan, na ang pipiling nila na parang nasa mayaman kami, alta kami, nasa posisyon kami. So, ano ba, ano ba tong mga Pilipinong to? Di ba parang, ano naman, nagugutom yung kaibigan ko, kayo yung mga hampas lupa. Pinagmimitingan lang naman namin is para sa mga hampas lupa. Alam yung ganun yung dating. Nakakagigil. Sana, huwag na nagsisa sa gobyerno kung ganun yung mga ugali nila. Kasi di ba public servant ka? Public servant ka. Hindi ka public queen. Miss Laika, tanongin lang kita bilang ano, parte ka ng LGBTQIA+. Ano yung, kasi syempre, from perspective ng law or nung ano pa man, na ano namin, na-discuss kanina, ito naman, from perspective ng part ng community, ng LGBTQIA+, bilang si o Oliva ay ano transgender woman dun sa inakto niya, ano yung perspective mo bilang part ka ng community na yun? Yung sa yung main kausap nung ano nung attorney, yung humingi transgender woman siya. Sa akin wala ano lang na hindi lang based sa usapan nila wala siyang ano, parang tumingin na siyang tulong, nagmamaasim siya na nagmamaganda, napingin naman tulong, nagugutom kami, ganyan-ganyan. Or nangako sa Google, ganyan. Ang may problema ng talaga yung sa attorney, kasi parang pwede mo naman, nasa meeting pa ako, pero yung, or pwede niya namang hindi na sinabi, umalis siya sa meeting, tinulungan yung kaibigan niyang bading. Pero dahil huwag niya nasabi na, ayan ha, tinigil ko yung ano, yung meeting na matter of national security or matter of national interest yung pinagmimitingan namin, pero tapos si pinos pa sa social media. Para sa akin yung lang may problema yung mismong ano. Yusek. Yung Yusek mismo. Ano ba yung dinadrive mo sulong? Yung kumbaga parang, are you saying na baka may play yung... Oh, baka may factor. Yung nagbabaklaan sila na nagkukulitan sila. Ay, kung nagbabaklaan yun at talagang baklaan lang yun, mas lalo nakakadiri kasi mas lalong arugante kung halimbawa hindi naman pala niya ginawa pero yung post niya na yun is parang baklaan lang, laro lang. Mas lalong arugante ka. Ay, teka. Winning kang ano, winning kang paglaruan yung mga Pilipino kasi nasa position ka. Correct. Maganda yung question mo, Sulong. At I'm glad na nandito si Mami Laika. Kasi si Mami Laika ay isang bakla sa sitwasyon na napaka-machong kultura. Nice. Yes. Kasi engineer yan si Mami Laika eh.
Engineer yan. Napapanood ko nga. Yes. Oo. So ngayon, interesting yung tanong ni Sulong kasi parang ano ba yun? Yung salitaan ba nila na yun? Acceptable ba yun na parang nagbabaklaan lang sila? Yung conversation lang. Baka nag-aanuhan lang sila, ganyan-ganyan. Nag-aasaran lang sila. Kasi di ba, Mami Laika, in your case, di ba, naalala ko kinwento mo noon before na nararamdaman mo yung ano ang tawag dito, yung alam mo yung kaya mong baklain yung sitwasyon, pero at the same time you were able to get the respect of your colleague. Kasi you were able to maintain na ano na pagtrabaho, 'di ba? Yeah. Tingin ko, kung ganun, kung halimbawa, part lang ng baklaan yun, sana hindi na lang Pinos. Kasi parang ganun din, same, ganun pa rin yung bagsak nun. Arrogante ka na piling mo dahil nasa position ka, kaya mong ipostong baklaan ninyo na parang minamalit niyo yung masa. Mm-hmm. Na kahit matter of national interest pa yan, pwede mong itigil para sa kabaklaan mo. Alam mo yun? So parang, kung totoo man o hindi, o baklaan lang yun, ganun pa rin. Ganun pa rin yung dating para sa akin. Eh, in fairness naman dun sa bading nakausap, wala akong makitang mali dun sa palitan nila. Ang nakikita ko dun talaga yung Yusek. Kung totoong sinabi niya yan, totoong sitwasyon yun, maling mali. Kung hindi totoo, baklaan ng Pinos niya para lang magyabang, mali pa din. Oo. Pero me, ang tawag dito, nung una, ganyan din yung naisip ko. Kaso nga lang, IBP official kasi itong si Oliva, si Regla Oliva. Si Regal Oliva. IBP pero official. Pero private conversation yata nilang dalawa yun. Dapat hindi na lang nilik nung kausap niya. Hindi, me! Maloloka ka? Pinost nga niya. Ay, yung bading? Oo. Saan mo na nag-post? Yung una nag-post. Naku, maloloka ka. Teka, i-share ko ha. Pinost ni Atty. Trixie. Abang sinushow niya. Parang pinuplaunt niya, Miss Laika, na when I call my friend, the world can stop. And ayan, she will focus on me. Parang ayan, na ba ako dyan? Pero chat yan, di ba? So, meaning totoong nangyari. Hindi siya chat! Facebook post siya! Facebook post. Oo po. Facebook post po. Facebook post siya. Me, kung ako yung I don't know kung yung si Yusek talaga is nag-agree dyan. Parang medyo nabaliktad ako ng paningin. Uh-huh. Kasi pwedeng gawa-gawa lang nito eh. Tapos nadami yung Yusek. By the way, I also learned today na ano pala siya, City of Mandaue treasurer siya. So public official rin siya. Me? Ay, ano, Sulong, ano to? Para sa... Miss Laika, pagka-post ni Regan Oliva, in-affirm ni Yusek Batan. Yes! Di ba, di nag-ganto-ganto nga sila. Nag-ganyan-ganyan silang kembot. Si Yusek, si Yusek Bathan, nag-post din si Bakla. In-affirm niya na totoo yung sinabi ni Regal Oliva. When your best friend calls you because she needed help on Google Translate. Okay. Aka. Ayan lang yung nakita ko ni. Tapos yung parang usapan. So ito. So akala ko, siya lang yung nag-post. Mm-hmm. So nagpost pala yung isa yung kapila. Tapos yes, well, pero silang may sayal. So dapat sa kanila talaga mag-resign. So yes, they are both public official. Akala ko rin nung una, si Regal Oliva ay hindi public official. So both are public official. Tapos, ang mas malupit pa doon, si Regal Oliva ay isang IBP official. Ano to me? Dalawang lawyer nag-uusap na... This is really, really, gross behavior. Kasi, parehas kayong lawyer, parehas nyo dapat nirerespeto ang batas, at parehas nyo dapat na nirerespeto ang resources ng Pilipinas. Diba? Ang resources ng gobyerno. Diba? You don't just disturb
a meeting because alam mong friend mo yung nagde-decide doon sa meeting na yon. You don't just disturb a meeting just because gusto mong magpa-translate ng ulam sa Japan. Diba? Sa ulam. Ang gobo naman nun, nasa Japan ka, tapos nagugutom ka, tatawag ka pa ng kaibigan mo. Wala kang iPhone? Wala kang Google Translate? Yeah. Girl, para namang hindi ka bading, ang bading resourceful. Yan nga sabi ni Sas. Miss Laika, ano, transgender woman, mga abogado yan, matechnical yung mga yan. Pero anyway, part ka ng community, so... Oo, parang ano naman masama kung tao, eh, bading naman talaga. Sige po. Diba? Kasi transgender is same lang ng bading. For me, ah. Ako hindi ko matawag na transgender. Actually, yung bakla ha, term of, diba? It's term of endearment din eh. Oo. Sa amin, yung salitang bakla is parang hindi siya demeaning sa amin. So, hindi. Para sa amin, hindi ano. Parang wala. May mga sensitive lang talagang tao na kapag in-identify nila yung sarili nila na transgender woman, ayaw nilang matawag na bading or bakla. Ayun. Tapos itsura nila mukhang barako. Ano ba? Nasaan si DFX? Si DFX sabi niya pag-uusapan namin yung Marawi. Hindi na dumating. Hindi na bumalik. Si... Ah, kagabi DFX, sa nakikinig no? ka. Asan ka na? Ayun. Pag-uusapan daw namin yung Marawi. Interesting yung topic na ni-raise si DFX ng isang araw. Pero anyway, today ay tayo ay hanggang alas dos lamang. Ano? At meron na lang tayong 7 minuto. Ayan. So baka gusto niya nang mag-wrap up. Sabi ni si Haya, if they can do that with small stuff, imagine yes, the bigger ones. Yes. Mm-hmm. Is me, kung ako, I don't know, sino ba yung boss nito ni ano, nung, sino ba yung mga boss nito? Rasko. Hindi ba sila i-reprimand man lang? Ngayon, kung hindi ba sila i-reprimand, hindi ba sila nahihiya? Alam mo, ang kapal ng mukha ninyo, karapatan ko kasi public servant kayo. Ngayon, kung ayaw nyo matawag na makapalang mukha, mag-resign kayo para maging private citizen kayo. Correct. Hanggat public servant kayo, pwede ko kayo sabihin na ang kakapal ng mukha ninyo. Totoo. Diba? At, Diyos ko po ito. Ay, Diyos ko. Sabi ko nga, Mami Laika, si Yusek Bathan, siya yung nag-supervise ng branding project ng DOT. Siya yung nakipag-meeting sa DDB. Doon sa Love the Philippines scandal. Yes. Ngayon sabi ko nga, kung napagalitan to doon sa Love the Philippines scandal, tingin mo magkakaroon ng kapal ng mukha tong si Yusek Bathan na magganyan-ganyan? Hindi. Diba? Yung mga tao kinukuha ni BBM, anong asawa niya, no? Mana-mana. Pagbigyan ano ng petition eh, mga abusado, no? Mga feeling alpha. I-quote ko lang po yung ano. Mm-hmm. Araw ko na end ko ng ano, end kong statement. Miss Laika, Joey, sa mga manonood. I-quote ko lang po yung revised lawyer's oath na I think last year lang ito nilabas din ni through ng Supreme Court through Justice Marvick Leonen. Isang part po nung oath, sabi po doon, I shall do no falsehood, nor shall I pervert the law to unjustly favor or prejudice anyone. But they did. They justly favored each other. And they did shamelessly. Oo. Shamelessly. Proud pa sila. Totoo. Sabi ni Admiration, these people seem like they just want to flex their political affiliation, that they are powerful and influential over these officials. Very Pinoy. Uy, wag na, disagree ako sa very Pinoy kasi marami ako yan ng Pinoy, hindi naman ganyan. Kahit nasa pwesto. Ito lang itong mga kulang ng validation sa buhay itong mga to. Kaya nung nagka-pwesto pa, parang... Hindi natapik eh. Kung natapik to dun sa Love the Philippines fiasco, diba, tingin mo magkakaroon pa ng kapal ng mukhang umarte ng ganyan si Bathan? Itong administration na to, this is the kind of public officials you breed. Ito yung mga government officials na sinasabi ng mga dilawan noon nung time ni Marcos, na yung mga nakapaligid kay Marcos. Alam mo yung parang ang tingin nila is parang mga
sila yung ano, sila yung matataas sa lipunan, yung mga Pilipino, mga alipin lang kayo dyan sa gilid. Parang ganon, na pwede nilang maliit-maliitin. Mm-hmm. Pero mo, meeting national interest, tapos ihinto para lang tulungan yung kaibigan mo dahil di marunong mag-Google, gumamit ng Google Translate. Mm-hmm. Totoo. Sobra po kayo nakakadiri, sobra po kayong nakakasuka. Umalis na kayo dyan, nakakahiya po kayo. Diyos ko. At isipin niyo, Diyos ko, hindi kayo forever dyan. Yun, nakakasuka. Sabi ni Bogs, this issue with priority stems from the president, BBM, showing that he himself cannot show to the Filipinos his priorities for the country. This is an expected trickle-down effect to his appointees. Ayan. So anyway, ayan, bigyan natin ng time na makapag-set up ang jowa ko. Meron na 3 minuto para siya ay mag-prepare sa kanyang meeting at siya ay nagagalit sa akin at ginagamit ko siyang excuse sa pag-e-end live. Pero yun po ang katotohanan. Ano ang tawag dito? Kita-kita tayo! I'm not sure kung tomorrow makakapag-live ako kasi birthday ng nanay ko. So, tingnan natin, if ever, baka mag-live ako ng mas maaga. Janice Te, bumaba ka. Ba't ka bumaba? Kala ko mag-share ka. Kita-kita tayo next time at mag-aalat tayo na siguro mga next week mas mahahabang live na yung gagawin natin dahil... Oo, naloloka ako, Mi. Minsan talaga nanonood lang ako tapos nakakatulugan ko na hindi ako pwedeng umakyat kasi... alam mo, nagpapatulog lang ako kasi meron akong obligation kinabukasan. Bakit naman kasi alas 2? Tapos minsan gusto kong umakyat. Katulad nung may nag-share about doon sa ano, sa parlor. Na nadudulas-dulas siya. Naloka ako doon. Oo. Nakakaloka si Zach, ano? At sa adjit na adjit talaga siyang magkwento. Yung talagang gigil na talaga siyang magkwento. At nadudulas-dulas na siya. Parang, huy, madali kang matrist kung sino ka kahit pa. Oo. Ingat-ingat. Galit na siya eh. Galit na eh. Ayun. Oho, siya, sige, matulog na tayo. See you next time. I love you all. Bye-bye. Good night. Thank you.